Turn on everyone in the book of Hebrews, chapter 9, verse number 23. Hebrews 9:23 to number 28. In verse 23, it was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. For Christ is not entered into the holy place made with hands, which are the figures of the true, but into the heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Nor yet that he should offer himself often, as the high priest entered into the holy place every year with the blood of others. For then must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear in the second time without sin unto salvation. So this afternoon, let's talk about Christ, the perfect sacrifice, the efficacy of the blood of the Lamb. But before we hear the preaching, agree with me in prayers. Lord Jesus, this afternoon, bless your people and touch their heart. Speak to us once again through your word. Use me as your servant to minister to them with the words of the Lord right now. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. So Christ, the perfect sacrifice. So the efficacy of the blood. In the year 1628, Sir William Harvey, an English scientist, discovered that the blood was a river of life flowing around in the body. Thereafter, doctors tried for the first time to replace lost blood with blood of other humans and animals. Often the patients died, but occasionally a life was saved. However, failures were so common that during the 17th century, laws were passed forbidding transfusion of blood. It was in the year 1900s that a German scientist, Dr. Karl Landsteiner, discovered that there are four types of human blood, namely A, B, AB, and O. This unlocked the door to successful blood transfusions, for it was learned that if blood from a donor of one of these groups was given to a patient of the same group, no harm could be done. Thereafter, many blood transfusions were made and many lives were saved. People with type O negative are the universal donors, as their blood can be given to people of all other types. However, people with type O negative, 10% of the population, can only receive seronegative blood in return. People with type AB positive blood are the universal recipients, as they can receive any type of blood. It was not until 1915 when two American scientists, Peyton Ross and Joseph Turner, discovered a solution
when mixed with blood, would keep it from clotting. Now, blood could be preserved or canned for emergency and future use. And the first blood bank was established by an English Army surgeon, Oswald Robertson, back of the Allied Army lines in France in 1917, resulting in what we have today in the various community blood banks, which are endeavoring to serve their area. So, they had the slogan, blood is life, help save a life. So, we all know that blood is life. And this is the truth verified by the Word of God. So, one of the greatest subjects in the Bible is about the blood, which is the very life of Christian faith. This brings us to the subject of world's greatest blood donors, which is the Lord Jesus Christ. He is willing, who was willing to give sacrificially his own blood, so that we sinners might have eternal life. Gaano tayo ka mapalad ang banal na dugo ni Jesus ay pinagkaloob sa atin. We are so blessed that Jesus gave His blood for us. Gideon Hartman, a researcher at the University of Connecticut, meat was not eaten on a daily basis. So during the Old Testament, according to him, it was something that was kept for special events. What's more important, most of the animals were young, suggesting they were raised for sacrifice. So ang ginagawa sa lumang tipan, ang mga alagang hayop ay inihanda para sa alay. Ayon din kay Tim Mackey and Aaron Sullivan, January 29, 2017, animal sacrifice was a common practice within the context of the ancient Near East. But its meaning within this biblical story is different. Angry gods of Israel neighbors. Iba ito. Sa mga panahon ng lumang tipan, may mga kapitbahay din silang mga bansa na nag-aalay din ng hayop. Ngunit, iba ang pang-uunawa at ginagawa ng mga Israelita. For the Israelites, cutting an animal's throat and watching its blood, that is its life. Drained from its body was a visceral symbol of the devastating result of their sin and selflessness. Kaya nga, pag inalay nila yung hayop, sa kanila nagsimbolo ito, na ito yung kabayaran ng kanilang kasalanan. Kaya nung si Jesus pumunta sa templo, nandoon ang mga bibilhing mga alay. Ang ginawa niya, pinaglalatigo lahat ng tao doon sa galit. Kung mapapansin nyo, walang nagreklamo na mga pare. Nandoon na mismo, bibilhin mo na yung tupa at katayin para ialay. Bakit walang nagreklamo? Hindi naman pwedeng mangyari ngayon yan. Dahil ganito kasi, pag ikaw ay mag-alay, kailangan ikaw mismo nagpapalaki. Kumbaga, habang iyong inialay ang tupa kasi hindi umiiyak yan eh. Tumutulo lang ang luha. So habang kinakatay yung tupa, makikita mo tumutulo yung luha, mararamdaman mo yung pait o hapdi o kirot ng iyong damdamin na kumbaga sinasabi mo sa sarili mo, kung hindi sana ako gumawa ng kasalanan, hindi sana mamamatay ang tupang ito. Kasi ikaw yung nagpalaki. There is an emotional attachment doon sa hayop na inialay. Kaya nga nagalit si Jesus kasi wala nang attachment
yung iaalay. So, walang dating yung pag-alay. Kaya nga, according to Tim Mackey and Aaron Sullivan, this animal's death was not just a reminder of sin's tragic consequences. Its life was also offered as a symbolic substitute. If sin vandalizes God's world with death and pain, God has every right to make people face the consequence. Thankful, God loves His creation. God loves His creation and He does not want to kill us. So this animal's life is a symbol offered as a ransom payment that would cover them. So the shedding of the blood, according to Exodus 24, 5 up to number 8, it is the shedding of blood at Mount Sinai illustrates the death of Jesus Christ. Kaya nga, ang ginawa ni Moses dito sa verse number 8, Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, "Behold, the blood of the Lamb, which the Lord hath made with you concerning with all these words." So, in Hebrews 9 verse 19, Moses had spoken every precept to all the people according to the law. He took the blood with water and with scarlet wool and hyssop and sprinkled both the book and all the people. The water, the scarlet wool, the hyssop were used at the Passover also. In Exodus chapter 12, verse 12, "And ye shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out at the door of his house until the morning." Napakadakila ng Diyos. Dahil lahat ng mga baha, pintuan na may dugo ng hayop, nilalagpasan ng kamatayan. Hindi pumapasok ang angel of death. So, yun ang kapangyarihan ng sprinkling of the blood. And the blood also is for cleansing. So, there is a dual purpose of cleansing. Physical human blood, mismo sa dugo natin, to dispose waste and toxin, and it also supply the oxygen and energy throughout the body organs. Likewise, the blood of Christ cleanses us from all our sins and empower us to have victory over sin and also the devil. Kaya tayo pinagpapala, kaya tayo naging matagumpay. Hindi dahil sa ating kakayanan, kundi dahil merong dugo si Jesus na ipinagkaloob sa atin. The blood also is for cleansing for the lepers. Leviticus 14 verse 4, "Then shall the priest command to take for him that is to be cleansed two birds alive and clean and cedar wood and scarlet and hyssop." So, ginagamit sa paglinis din sa mga kitungin. It is also used for consecration of Aaron and the people. Exodus 24 verse 8, "And Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, 'Behold, the blood of the covenant which the Lord hath made with you concerning all these words.'" In Exodus 29 verse 21, ganun din, "Ang blood ay ginamit to sprinkle upon the altar and of the anointing oil and also
sprinkled it to Aaron upon his garment and upon his son and upon the garments of his son. In Leviticus 8:30, Moses also took the anointing oil, same Mosaic and the new covenant. In Exodus 24 verse 8, Moses took the blood and sprinkled it on the people. In Matthew 26 verse 8, ang sabi ni Jesus Christ, the Lord said, "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." Take note, shed for many for the remission of sin. When the temple was dedicated, the blood also was sprinkled. In Exodus 29 verse 10, verse 11, and verse number 12. And we all know that the blood that makes the soul atone through the blood. So it is the blood that makes atonement of the soul. Leviticus 17:11, "For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your soul. For it is the blood that maketh an atonement of for the soul." So Jesus Christ is the real high priest. And the shadow or copy in the Levitical system, ito ngayon, ang mga kasulatang ito ay hindi maarok nang gininto ang kahulugan na napakaganda dahil mayroong sakdal na alay na walang iba ang ating Panginoon. Kaya, kailangan tanggapin natin na tayo'y makasalanan. Ang sanlibutan ito'y makasalanan. At kailangan natin malinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kung ang tao'y nagnanais humarap sa Diyos na banal at sakdal, Diyos na kung saan siya yung walang hanggan na atin pong haharapin, na kailangan makilala natin ating sarili, tayo'y makasalanan at kailangan malinis tayo sa ating karumihan. Kaya ang tao ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos, liban kung sa dugo ni Jesus. Si Kristo ay umibig sa iglesia at ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa iglesia upang tayo'y pakabanalin, upang malinis sa pamagitan ng paghuhugas nito sa kanyang mga salita. So ang dugo ni Kristo na hindi natin pwedeng mapantayan ang kapangyarihan, ito'y walang hanggan na handog ni Kristo para sa Diyos. Itong dugo na walang dungis. Kaya, mga kapatid, tayo ay nilinis sa dugo ni Jesus. Yung ating budhi na pawang patay na ito at hindi maglilingkod sa Panginoon ay nagkaroon muli ng pag-asa. Nagkaroon muli ng buhay na kung tayo'y magsisilakad sa liwanag na gaya ng tayo nasa liwanag at tayo ngayon makikiisa kay Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. So nilinis tayo ng dugo ni Kristo. At ang ating mga kasalanan ay napawi. So minsan lang ang hain na ito. Hindi ito pwedeng ulitin. Minsan lang inihain ni Kristo ang kanyang buhay. He was perfect. His sacrifice was perfect. His sacrifice was forever. And it is accepted by God. Therefore, Jesus Christ had offered a sacrifice for our sins. Once, and our sins could be forgiven forever and ever. It is the power of the blood of the Lamb. He is the great mediator, the perfect sacrifice. He has done it for you. He has done it for us. In Hebrews 9:27, man appointed to die. So man dies and he dies once. Only once. Minsan lang mamatay ang tao sa buhay na ito. Pero ang minsan na ito, diretso ito sa walang hanggan. Diretso ang iyong destinasyon sa walang hanggan. Maaring ito'y kamatayang walang hanggan
o ito'y buhay na walang hanggan. And there is no second chance. The emphasis, the word once, from the Greek hapax, meaning minsan lang. Kaya buhay pa tayo, dapat matuto na tayong magbigay ng panahon sa Diyos. We have only one chance to be forgiven. We have only one chance to live in this world. And we need to grab the opportunity to serve the Lord. So once you die, there is no turning back on earth. Patay na tao, hindi ka na pwedeng bumalik para magsisi. Hindi ka na pwedeng bumalik para sa iyong kaligtasan. Hindi na. Habang buhay ka. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. In Hebrews 9:27, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. 1 Peter 1 verse 24, for all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass, the grass withereth, and the flower thereof falleth away. In Psalms 103 verse 15, as for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourisheth. Isaiah 40 verse number 6, the boy said, cry. And he said, what shall I cry? All flesh are grass. So man dies and then comes the judgment. We are guilty of transgressing the word and the law of God. Therefore, we must bear the judgment of God. Nung si Kristo'y isinilang sa mundong ito, walang lugar para sa kanyang pagsilang. Nung si Kristo naman ay gustong pumasok sa templo, siya ay kinalagkad din palabas. Ayaw ng tao. Nung si Kristo naman ay namatay, wala ding libingan para sa kanya. Buti na lang andyan si Joseph of Arimathea. Pati ba naman sa pagtanggap sa Panginoon, wala ka rin puwang sa puso mo para papasukin siya. In Matthew 25:31, when the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. And verse 32 and 25 of Matthew, and before Him shall be gathered all nations, and He shall separate them one from another, and as a shepherd divided his sheep from the goat. Mahirap. Pagdating ng araw, ihiwalay ka ng Panginoon na ikaw yung kambing. Hiwalay ang kambing sa tupa. And the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation. In 2 Peter 2 verse 9, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Ang mga makasalanan ay nakalaan na para sa parusahan. In verse 7, Chapter 3, 2 Peter, but the heavens and the earth, which are now by the same word are kept in store, reserved unto the fire against the day of judgment and perdition of the ungodly. Christ was once offered to bear the sins and judgment of many. Marami ang mahuhusgaan. So Christ has taken our sins upon Himself. He has sacrificed Himself for our sins and borne our judgment for our sins and our imperfections. Kaya lahat ng ating mga kasalanan, pinasan niya sa krus. In Jude verse 15, to execute judgment upon all and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have ungodly committed, and all their hard speeches, which ungodly sinners have spoken against Him. So when we believe, we need to believe that because of this sacrifice of Christ works for us. Kailangan maniwala ka. Kasi ang kaligtasang ito ay para lang sa karamihan. Hindi para sa lahat. Para lang sa karamihan na tinawag ng Diyos, na pinili ng Diyos. Hindi para sa lahat. Kaya andito ka ngayon. His sacrifice covers your sins.
and we become acceptable to God. We never have to face the judgment and condemnations for our sins. Hindi kailangan humarap ka doon sa Kanya para husgahan. Hindi kailangan humarap ka doon sa Kanya, marinig mo ang paghusga. No. In 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Galatians 1 verse 4, who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this present evil world, according to the will of God, our Father. Galatians 3:13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Titus 2:14, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. In Hebrews 2 verse 9, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He by the grace of God should taste death for every man. Verse 26 in Hebrews chapter 9, for then must He often have suffered since the foundation of the world, but now, once in the end of the world, hath He appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Kaya nga, pag pinag-usapan natin yung salitang death, sa Greek thanatos, the basic meaning of death is separation. Death never means extinction, annihilation, non-existence, or inactivity. Death means separation. That's the meaning of death. So death is a separation of a person from the purpose or use which was intended. Kaya nga, ang kamatayan, merong physical death. Physical death, this is the separation of a man's spirit of life from the body. This is what we commonly call death. It is when a person ceases to exist. Kung tao wala ng buhay dito sa mundong ito. Kaya nga ang 1 Corinthians 15:21, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Verse 22, for as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Pag namatay ang isang Kristiyano, siya'y bubuhay muli. Pag namatay ang mga masasama, siya'y buhay muli para parusahan. Ang Kristiyano buhay muli para magmana ng buhay na walang hanggan, magmana ng langit. Ang masama, buhay muli para sa impyerno. And merong tinatawag na spiritual death. It is also the separation of man's spirit from God while he is still living and walking upon earth. Itong mga taong ito ay parang mga zombie. Buhay pero patay sa harapan ng Diyos. This death is the natural state of man because they are without Christ. Wala si Kristo sa kanilang puso. Man, sin is still in his sins and dead before God. Mahirap. Buhay ka. Pero sa harapan ng Diyos, patay ka pala. Hindi ka buhay. So spiritual death speaks of a person who is dead while still alive. Buhay ka ngayon dito sa mundo, pero patay ka sa harapan ng Diyos because of your sins. Kaya nga, in Luke 15:32, parang sayang lang ang buhay mo. Now, a person who wastes his life in a wild living, you are as spiritually dead, para kang prodigal son
lahat inubos, lahat ginawa ang kasamaan. Kaya nga ang sabi ng kanyang ama, the son was dead. So, in John 6:53, then Jesus said unto them, verily, verily I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. So, a person who has not shared Christ is spiritually dead. Wala kang buhay. In Romans 8 verse 9, but ye are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the spirit of God dwell in you. Now if any man have not the spirit of Christ, he is none of his. A person who does not have the spirit of Christ is spiritually dead. Wala kang espiritu ni Kristo. Ephesians 2:1. And you hath he quickened who were dead in trespass and sins. Colossians 2:13. And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. So a person who lives in sin, namumuhay ka sa kasalanan, kasalanang niyakap mo, kasalanang minahal mo. At kahit anong tago-tago mo sa mga kilala mo, pag gumawa ka ng kasalanan, sin will find you out. Masusumpungan ka, maihahayag ka, at maipahihiya ka pa rin ng iyong mga kasalanan. In Ephesians 4:18, having the understanding darkened, talagang ang kaisipan, ang pangunawa ay madilim, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Ang puso ng taong makasalanan ay bulag. Common sense na lang. Doon na mismo sa sigarilyo may nakatatak na kung anong mangyayari pag iyo itong gagamitin. Pero hinihit-hit pa rin ang tao. Bakit? Bulag ang tao sa katotohanan. Ang kanyang puso ay bulag. Hindi niya makita ang katotohanan. In verse 19, who being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Gusto ng tao yung karumihan. Gusto ng tao yung greediness. Na gusto niya yung sarili lang niya ang kanyang iisipin. In Ephesians 5:14, wherefore he saith, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee life. A person who sleeps in sin, tulog ka, hindi ka gising. Kumbaga, komportable ka sa paggawa ng kasalanan. Ang ginagawa mo, akala mo tama, pinagmamayabang mo pa sa lahat. 1 Timothy 5 verse 6, but she that liveth in pleasure is dead while she liveth. So a person who lives in sinful pleasure is dead. Buhay ka pa, patay na sa harapan ng Diyos dahil sa paggawa ng kasalanan. 1 John 5:12, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So a person who does not have Jesus Christ is dead. Kaya nga mag-isip ka ngayon kung ano ang iyong kalagayan. Kaya nga, in Revelation 3:1, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. A person who does great religious works, talagang religyoso, dibutado sa kanyang relihiyon. Pero sasabihin ng Panginoon, you are dead. Patay ka sa harapan ng Diyos. Hindi ka buhay. So there is eternal death. This is the separation of man from God's presence forever. So this is what we call the second death. An eternal state of being dead to God. So, itong spirit eternal death, it is spiritual death, separation from God. Second death or eternal death. In Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ,
our Lord. In Romans 8, verse number 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. 2 Thessalonians 1, verse 9, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power? Kaya, if you have the blood of the Lamb, you are now identified as the Son of God, the members of His family. You have the blood. And if you have the blood of the Lamb, in Exodus 12 verse 13, this blood be upon you. And when I see the blood, I will pass over you. The efficacy of the blood is for you and for me. Alam nyo, nung siya ipinako sa cross, nilagyan ng tinik ang kanyang noo, corona. Yun yung dawag na sinabi sa Genesis. Yung dawag na yan inilagay sa ulo ni Jesus. Doon tumulo ang dugo ni Kristo sa ulo. Kumbaga, pag ikaw ay anak ng Diyos, ayon kay Pablo in Filipos 4:12, sa kasaganaan o kagutuman, o kawalan o sa kasaganaan, o kabusugan o kagutuman. In verse 13, ang sabi niya, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ano man sa kasalatan o sa kasaganaan, saan ka ilagay ng Diyos, matututo kang maging kontento at hindi ka reklamador. Ang tunay na anak ng Diyos ay naintindihan na ang dugo na tumutulo sa noon ni Kristo dahil sa tinig, inalis niya ang dawag sa pamumuhay mo, inalis niya ang malas sa buhay mo. Kaya nga, anuman ang kalagayan mo, hindi ka dapat mag-aalala. Yung pag-aalala nandito sa kaisipan natin, aalisin na natin. Marami tayong katanungan, kailan kaya maalis itong pandemic? Kailan kaya humupa itong mga kaso sa COVID-19? Mga kapatid, pumanatag ka. Ang kanlungan mo'y si Jesus. Pumayapa ka. Siya ang iyong sandigan. Unawain mo ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo na siya ang dumadaloy mula sa kanyang noo na para bagang sinasabi sa iyo, huwag kang mag-alala. Ginawa kong lahat para sa iyo. Kung ano man kalagayan natin, just think about the blood of the Lamb. Alam niyo yung dugo na tumutulo sa kanyang palad dahil sa pako. Pag ikaw ay nagkasala sa iyong kapwa, pag ikaw ang makasalanan, ikaw ang unang mag-abot ng iyong kamay para humingi ng tawad. Hindi yung taong biktima mo, kundi ikaw mismo. Kaya ang gagawin mo ngayon, hihingi ka ng kapatawaran. Pero ang tanong ko, ano bang kasalanan ni Kristo sa iyo? Ano ba ang kanyang nagawang mali sa iyo? Na siya mismo nag-abot ng kanyang palad sa krus para sa kapatawaran. Ang kanyang mga paay binigay rin niya doon ipinako sa krus. Pero pagkatapos niya, ang sinulat ni Pablo, all things are under his feet. Lahat ng bagay nasa ilalim ng kapamahalaan ni Kristo. Yung dugo na tumutulo sa kanyang paa ay makapangyarihan. Ang taong buong katawan natin ay composed kung dugo ang pag-uusapan, the red blood cells, the white blood cells, the plasma, and the platelets, andoon. Lahat yan binigay ni Kristo para sa iyong kaligtasan. Yung dugo na dumadaloy sa kanyang tagiliran. Nung tinamaan ang sibat, gusto lang niyang ipabot sa iyo. Ano mang hinanakit sa buhay mo nandito sa iyong kalooban, payapain mo na ang iyong sarili. Sabihin mo na, Panginoon, pinatawad ko na sila. Panginoon, narito ako ngayon. There is power in the blood. I now plead the blood over my heart. Please, Lord, please forgive me. Please forgive them. And I forgive them. Si Kristo man, ibinigay niya ang kanyang buhay, ang dugo na dumadaloy, tumagos sa kanyang puso. Yun ang simbolo ng kanyang pagmamahal sa iyo.
the effect of the blood of you. Kailangan maintindihan mo. Nito ngayon, nasa krus siya. Nung nasa krus siya, nung sinabi niya, naganap na, it is finished. Para bagang ang mga ulap ay nagkakaisang tabunan. Parang sumigaw ang haring araw. Mga ulap, takpan niyo ang aking mga mata. Hindi ko kaya pagmasdan ang Kristo na siyang nagbigay ng kanyang dugo para sa mga makasalanan. Nung kanyang dugo'y dumanak na sa lupa, umuga ang lupa, nayanig ang lupa, nagkaroon ng lindol. Napakadilim na ng paligid lumindol. Parang sinabi ng lupa, hindi ko kayang sahurin ang banal na dugo ng Kristo na inialay para sa mga tao. Ano bang reaksyon mo ngayon? Ano ang iyong naintindihan sa kapangyarihan ng dugo? Hayaan mo lang ba na ibaliwala ang ginawa ni Kristo doon sa krus? Kaibigan, naabot ka ng pangangaral na ito. Ang gagawin mo'y ipagkaloob ang iyong buhay. Isuko mo ang lahat kay Kristo. Siya naman ay handang tumanggap sa iyo. Mabuti ang Diyos at siya'y nagmamahal sa iyo. Ngayon, hintulutan niyo ako manalangin sa iyo. Panginoon, hinihiling ko na maintindihan ng bawat isa ang kapangyarihan ng iyong banal na dugo na iyong naging hain para sa aming makasalanan. O Diyos, ikaw ang siyang magkaloob ng kaligtasan sa iyong mga tinawag na iyon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin ng Diyos. God bless you all.